matutukang masiyahan sa damit na meron ka. Kasi yung iba, paulit-ulit na ang damit, yung iba ay walang damit, at yung iba ay nanghihingi ng damit. Pero ikaw na merong magsusot, Daddy, Mommy, ayoko nito! Nasuot ko na ito kahapon! Anak, nilabang ko naman yung kagabi. Material things are not always the only source of happiness. Pangatlo, let us focus our eyes on God alone and everything will be alright. Amen. I-focus daw natin ang ating mga mata sa ating Panginoon. At ang lahat ay magiging maayos na para sa atin. Ang mundong ito ang offer sa atin ay ilayo tayo sa ating Panginoon. Bigyan tayo ng maraming alalahanin at problema. Bilang isang mananampalataya, isang mabuting bagay na alam mo sa sarili mo na ikaw ay nakapokus sa ating Panginoon. Kahit ano mong mangyari, magkasakit ka man ng malala, magutom ka man dahil hindi ka nakakain ng isang tahanan, o wala ka mang damit na maisod na maganda para sa isang magandang okasyon, mag-focus mo pa rin sa ating Panginoon. Huwag mo nang mag-reklamo, magtiwala ka muna sa ating Panginoon at ang lahat ay magiging maayos din. At kung puro ka reklamo at puro ka reklamo, walang mangyayaring mabuti sa buhay mo. In Matthew chapter 6 verse 25-27, yet sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin, upang kayo mabuhay o kayo tungkol sa susuotin ng inyong katawan, hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan ay at katawan kaysa damit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya'y nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong ama. At ito yung pinakamaganda, hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa ibon? Amen. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng isang oras o sa pamamagitan ng kanyang pagpapalisa? Kahit ano ang meron ka, mahalaga ka sa ating Panginoon. Kahit sino ka pa man, kahit saan ka pa man, kahit ano ang edad mo, kahit ano pa man ang katayuan mo sa buhay, sa mundong ito, mahalaga ka sa ating Panginoon. Na kaysa mag-alala ka o mabalisa ka, ituon mo pa rin ang sarili mo sa ating Panginoon. Ito ang kailangan natin sa mga panahon na ito. Sa panahon na maraming pagsubok sa ating buhay, sa ating henerasyon. Gera, lindol, pagbutok ng bulkan, pagtaas ng maraming presyo. Susubok ka na lang ba? Sasabihin mo ba sa ating Panginoon, Lord, pagod na ako? Lord, ayoko na! O gugustuhin mo pa rin magpatuloy dahil alam mo tapat ang Diyos sa buhay mo. O gugustuhin mo pa rin magpatuloy dahil alam mo na hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. O gugustuhin mo pa rin magpatuloy dahil alam ng ating Panginoon na mahalaga ka sa Kanya. Kaya hindi mo na kailangan pang mabalisa pa. Hindi mo na kailangan pang mag-alala pa. At kanina po, habang nakukuha mo, nakita ko na dadatingan yung mga nakadilaw. Tapos nakita ko din sa likod nila, mayroong verse na nakalagay, ang sabi, kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay ko yun sa inyo. Amen. Ngunit may kondisyon, manatili muna tayo sa ating Panginoon. Kasi paulit-ulit kong sinasabi sa iglesia ito, kung ilalayo mo ang sarili sa Diyos, hindi makapangyayari ang kanyang dakilang plano sa buhay ko. Pero habang nilalapit mo ang sarili sa ating Panginoon, lahat ng binasa ko kanina maranasan mo, hindi kanya mapapayaan, huwag kang mapalisa, mahalaga ka sa ating Panginoon, kailangan lang manatili ka sa ating Panginoon. Ano man ang mangyari, ano man ang problema, umiyak ka ba, ano man, sakit ka ba, manatili ka lamang sa ating Panginoon. At makakatagal na kayo ng 50 years. Amen. 60 years. Amen. 70 years. O kahit ganito pang katagal, hanggat alam mo sa sarili mo na ikaw ay sa Diyos.